Parang pinigtas siya ng ano, mayroong nangangain. Grabe, oh, kita niya naman, oh. Nakadikit na siya mismo dito sa... Ang ganda pa naman ng mga dahon ito. Pinaulanan ko lang to. Tapos... Papakita sa inyo kung ano yung ilalagay natin dito sa ating soil. Para... Hello everyone! This is Hermie Sunao of Mini Dining Park and Eco Garden. And welcome back sa ating YouTube channel. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin walang iba kundi itong ating mga halaman. Kita nyo naman yun, oh, kung ano nangyari. Ayan, isa ito pa, nalaglag. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, tapos ito. Ayan, at ayan. Ayan, yan ang mga nangyayari dun sa ating houseplant nung umikot tayo. And ano kaya yung posibleng dahilan kung bakit nagkaganito yung ating houseplants at kung paano ito maiiwasan? Kung ready na kayo, tutok lang po. We're back mga ka-MDP, maulan na hapon sa inyong lahat. At ngayong tag-ulan nga, syempre, gusto nating umikot-ikot sa ating garden kahit na medyo malakas-lakas yung ulan, ha, para ma-check natin kung ano yung mga nangyayari sa halaman natin. Pero kanina, nagulantang naman ako nung nakita ko bakit nagkaganito. Parang pinulutan yung ating halaman, oh. Kita nyo naman, parang sarap na sarap sila nung kinain to. Sino kaya ang may kagagawa nito? At alamin nyo, nakakakilabot. Grabe yung itong album natin, no? Tingnan nyo. Ayan. Ano nangyayari dito sa ating mga albo? Grabe, oh. Parang pinigtas siya ng ano. Mayroong nangangain na something dito sa ating mga albo. Ano kaya yan? Hanapin natin yan. So, may nangangain. Ayan, napansin natin lang dito sa ating garden, may kumakain ng albo natin. Ayan. Oh my God! Ito! Ang dami niya mga uod-uod. Grabe! Ayan sila, oh. Kita nyo? Mga gapang-gapang sila. Grabe. Check pa natin yung iba nating albo. So, check ko yung itong isang ating Alocasia albo na ayan. Grabe, oh, may mga ayan, grabe, ang dami. Ayun, oh. Oh my God. Ayun pa. Ano ba yan? Ang dami. Ayun, oh. Ano yan? Ayun pa. Yung baka dito meron sa taas. Kaya pala, napansin ko yung mga dahon, kasi normal lang kasi dito yung naglalagas ng ganito pag tag-ulan. Ayan, kasi manipis talaga yung kanyang dahon. Pero yung kanina na nakita natin na talagang kinain yung kanyang mga dahon. So gagawa natin ngayon ng paraan yan. Yung mga yan, gumagapang na yan. Para grabe. Before kasi, nung bata ako, akala ko ito mga harmless. Nakikita ko yan. At I think, yung hinahanap kong caterpillar, eh yung parang nagiging paro-paro yung isa, yung kulay green. And ngayong tag-ulan, napakadami nila. Ang bilis dumami. Oh my God, pati ito, umagang-umaga nakita natin, oh. Look, tingnan nyo mabuti. Ang ganda pa naman ng mga dahon ito. Pinaulanan ko lang to. Tapos, kasi mga bigonya ko, ayan, pinaulan nung ko, nakita ko ganyan, no. Gustong gusto talaga ng kainin. And tingnan natin kung sino yung kumakain dito. Actually, wala na silang bakas, eh. Pero mamaya, titingnan natin yan, ah. Kailangan magawa natin yan ng paraan. Kung sino yung mga kumakain nitong ating mga dahon. Sobrang nakakakilabot yung mga greenhouse millipedes na yan. Kasi kung titingnan mo pa lang,
para silang mga centipedes na maraming mga galamay. And sabi ko sa inyo, tumatayo kanina yung balahibo ko nung tinitingnan ko kung saan ang gagaling yung mga kumakain itong ating mga dakon. And nung pinuntahan ko nga, at ayun yung nakita natin. So, ngayon, pupuntahan natin siya, yung ating halaman, kung saan nandoon yung mga greenhouse millipedes. And gagawa natin ang paraan. Tingnan nyo kung paano natin susolusyonan yung problema ng mga greenhouse millipedes. So ayan, ngayon pupuntahan na natin yung ating houseplants doon sa ating collection area. Kaya tara na, let's go. Puntahan na natin yung ating mga houseplants. Ito siya, oh. Ayan. So ngayon titingnan natin ang malapitan yung mga. So ayan, ayan na nga yung ating grabe, oh, kita nyo naman, oh, nakadikit na siya mismo dito sa katawan ng ating location na variegated. Grabe. Oh. Grabe ka. Nako, mahal ang bili ko dito. So ayan nga po, ayan yung millipedes. So tanggalin muna natin tong ating millipedes na yan. At grabe. Ang first thing na gagawin natin is yan, tanggalin yan muna. So, yan. Wala akong gloves, kaya ito na lang. Ginamit ko plastic. So, pwede kayo mag-gloves. So, yan. Ipunin muna natin dito sa isang supot yung mga millipedes na yan. Ang tawag yan kasi is greenhouse millipedes. Ayan, nakikita nyo. Yan, mga gumagapang na yan. And yan ay mga magkaiba sila sa centipedes. Kasi yung centipedes, parang carnivorous yun eh. Yan. And ang mga millipedes, eh gustong gusto talaga po nila dun sa mga lupa na talagang napakabasa o yung moisture. Gustong gusto yan ng mga millipedes. Sumisiksik yan sa mga lupa at sa kung ano-ano pa. Nagpo-focus siya. Punta tayo dito at hanapin natin yung mga millipedes na yan. Ayan, ayan, ayan. Meron pa dyan. O, oh, ayan. So nagulat ako dahil nga nakita ko yung ating alocasia tsaka iba pang halaman na talagang parang may kumakain dun sa kanyang dakon. And feeling ko wala namang ibang hayop dito na yan, na mapapagbintangan. Talagang mapapagbintangan eh. Dahil ito lang naman yung punong-puno ng ganito dito sa ating mga paso. Dun sa ating isang alocasia at saka dito sa ating bigornya. So yan yung mga ayan, oh, gumagapang-gapang sila na parang nakakakilabot, oh. Kita nyo yung mga itsura nila, sobrang nakakakilabot. Na parang talagang, ayan, sumusuot yan sa mga lupa minsan. Somehow, ito nga mga greenhouse millipedes na yan, meron gumagawa niya ng ano eh, merong ginagawa silang vermicompost. Pero ang ginagamit nila is millipedes. Yan. Yung mga millipedes ang ginagamit. So hindi ko alam yan, hindi natin sure kung ano yung paano yung proseso nyon. Pero yan, ang gagawin na lang na siguro natin is tanggalin muna to. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano yung ano ilalagay natin dito para mataboy natin. So tatanggalin na natin yan. Yan, 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 yan. At ilalagay natin muna dito sa ating isang plastic. Mahirap maghuli ng may dalang camera. So pagpasensyahan nyo na kung medyo makislot ng ating ayokong kamayin eh, kasi hindi ko sure kung baka kasi merong katikat ito or something eh. Hindi natin sure, baka ma-irritate yung ating skin, yung ating balat pag ating hinawakan to. Pero nung bata ako kasi hinahawakan namin to, hindi naman sa nandidire, kaya lang baka kasi iwas-iwas na rin tayo. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng maging masamang dulot kung halimbawang hahawakan natin tong mga millipedes. Pero yung iba, hinahawakan to. Pero ako, hindi ako nandidire, kaya ako tong hawakan. Kaya lang, syempre, para safe tayo, ayan, gagamit tayo ng plastic o gumamit kayo ng gloves. Pag sobrang dami nito, eto, kaya-kaya pa naman nating tanggalin eh. Ayan, oh. Ang bilis nila umakyat. Tingnan mo, meron na naman. Diba, tinanggal ko na yung sa puno, oh. Kapag tag-ulan, talagang madalas lumabas yung mga millipedes, eh.
Maraming iba't ibang uri itong millipedes na to eh. Minsan may iba't ibang kulay eh. May brown. Tanggalin natin. Pero itong mga nakuha kong millipedes na to, syempre, hindi naman tayo masamang masyado. Lagyan natin doon sa may bukid. Doon sila manginain sa bukid. At ayan. Pero meron tayong ilalagay dito sa ating soil para lang ano, safe yung ating mga halaman. May ilalagay tayo diyan. Mamaya ko ipapakita sa inyo. Pero for the meantime, tanggalin muna natin yung mga millipedes diyan. Sayang naman yung mga halaman natin, lalo na ito, ang mahal ng bili ko dito. Ito kasing allocation ko, kahit katawan niya variegated. Kaya siguro mahal 'to. Oo. Eh yung kasi meron mura nga yung alocasia, parang variegated yung dahon niya, yan yung mga dahon ganyan. Pero yung katawan niya hindi, yung mga stem. Tingnan natin mga singit-singit, baka meron pa dito ha. Ayan. And pupuntahan ko rin, tingnan niyo may mga hukay-hukay na rin Kaya iba naman 'to. So ganyan dapat sa garden medyo kin-observant ka para makita mo yung mga talagang problema So far wala nang umakyat na millipedes dito sa ating garden. And araw-araw natin itong babantayan kung may babalik na mga millipedes dyan. Kasi baka mamaya meron na nakasuod dyan sa lupa o nangitlog na yan dyan or something. Tingnan natin, pero may ilalagay tayo dito. Yan yung susunod nating papakita sa inyo kung ano yung ilalagay natin dito sa ating soil. Ayan yung nakuha nating mga greenhouse millipedes And di ba nakakakilabot talaga? Nakakakilabot silang tingnan. And look. Ang gagawin natin dito, itatapon na natin to sa malayo. Yung sa may mga damuhan para doon na sila mag-exist. Yung malayong-malayo dito sa atin tapos maraming damo para doon na sila manginain. Ayoko naman silang patayin kasi hindi ko alam kung meron tong magandang nadudulot sa ating environment. Baka sakaling meron silang purpose. Kaya siguro ayan nga. So ayan na yung ating greenhouse millipedes. And eto, magugulat kayo. Ang malaking tanong, sila nga ba yung salarin dun sa pagkaubos ng ating mga dahon ng ating mga houseplants? Well, panuorin nyo to. Magugulat kayo. So eto na kayo mga quiz mga ka-MVP. Yung millipedes nga ba ang salarin dun sa pagkaubos ng mga dahon nung ating mga houseplants? Well, meron tayong kaibigan na plantita, si Lipaholic Sheila, and meron siyang pinost na Instagrammable na picture na kasama yung mga millipedes dun sa kanyang mga pictures. And na-amaze tayo dun sa ganda nung kanyang pagkakagawa niyan. And istariray niya dun yung mga millipedes. And siya rin na nagsabi sa akin ng mga facts about sa millipedes. Kaya naman, sasabihin ko sa inyo isa-isa yung mga facts at mga informations tungkol sa millipedes. Unang-una, ang mga millipedes pala ay hindi kumakain ng green na dahon. At ang tanging kinakain nila ay mga bulok na dahon na minsan ay nasa lupa. Yung mga decayed na leaves, yan yung paboritong-paborito ng mga millipedes. Pangalawa, sila ay great contributor ng pagkukultivate ng mga soil. Parang mga bulate, ganun. Sila ay great cultivator. Pangatlo, sila ay slow mover at napaka-harmless dahil pwede raw itong hawakan talaga at hindi nangangagat. Yan ay according kay Lipaholic Sheila na talaga na mga malaking tulong sa atin. Kasi napapagbintangan natin yung ating greenhouse millipedes. Pero sabi naman niya, kung marami na talaga, talagang
dapat tanggalin na dahil minsan nakakaapekto ito dun sa roots ng mga halaman. Dahil pwede nga ma-disturb yung mga roots lalo na kung bagong tanim. So, tinatanggal din nila natin sila kapag talagang madaming-madaming na sila. So, ayan. So, thank you kay Alipaholic Sheila. And lalagay ko dito yung kanyang YouTube channel. Mag-subscribe kayo sa kanya kasi marami rin kayong matututunan. So, balikan na natin yung ating houseplants na talagang pinuntirya nang hindi nating malamang sa larin. Mabuti, tataboy na lang natin sila dun sa lugar na puro damo lang. Hindi ko alam, pero yun yung gagawin natin. And, ayan, so yung lupa na naiwan natin, hindi natin kasi malaman, para lang sa safetiness nung ating mga plants, lalagyan natin ito. Yan yung borax. So, itong borax na to, dati kasi yung nabili ko sa Lazada ako o sa Shopee bumili nun, no, per kilo-kilo. Pero ito pinabili ko lang to kanina eh. Itong ating borax. Actually, itong mga borax, ginagamit to sa mga mechanical shop eh. Hindi ko alam kung sa welding or sa pottery din ginagamit to. Pero, itong borax na to, kadalasan sa mga yung nagbibilyards, parang pampadulas dun sa pool. Hindi ko alam kung sa pool o sa billiards ginagamit eh. Basta, ito borax yung tawag sa kanya. So, ito isang lata yung pinabili ko kanina para ito yung gagamitin natin. Kasi last year, ganito yung ginamit ko pantaboy. So, ngayon, pupuntahan natin yung tinanggalan natin itong mga millipedes natin. Tapos, lalagyan natin itong borax. Malinis na yung ating pinagkuhanan. Ang gagawin natin ngayon is lalagyan natin to ng borax. Ito. Yan. So, bubuksan natin yung borax natin. Yan. Ayan yung itsura ng borax, ha. So, wag nyo yung kamayin, ha. Kasi yung iba daw kinakati, eh. Ewan ko lang din. Pero sabi nyong iba, yung iba daw nagkakaanan. So, ang gamitan nyo ng kutsara pag nilagyan nyo. So, mga isang kutsara na puno. Ayan. Tapos, lagyan natin dito sa lupa nya. Yan. Bud-bud-bud-bud lang natin yan. Yan. Bud-bud-bud-bud lang natin sa paligid. Yan. Bud-bud-bud lang natin yan. Tapos, ganun-ganun lang natin yan. Yan. Kung mas malaki yung pot nyo, edi damihan nyo, dagdagan nyo. So, kalat-kalat lang natin yan dyan. So, ito kasing borax, makakatulong yan dun sa mga, kung meron siyang mga itlog-itlog o sa mga papalapit pa na mga peste na gagapang dito sa ating soil. Papunta dun sa taas ng ating house plants. Kaya, yan. Lalagyan din natin sila. At kung meron pa halimbawa mga itlog dyan, nung kahit anong peste, maiwasan yan. Kasi itong borax, sila yung nagtataboy at talagang sumusupil, sumusugpo dun sa mga peste sa halaman. Tingnan natin. Dati kasi ganyan lang yung ginawa ko para mataboy lang sila. So, kuha pa tayo ng dagdagan natin, ha. Kasi pag medyo malaki yung pot nyo, dagdagan natin para masakop lahat ng lupa. Yan, bud-bud-bud-bud lang. Yan. So, yan, ganun yun lang. Ibud-bud nyo lang yan dyan. Oh, wala na yan dyan. Hindi na yan mga lalapit dyan. Maakyat, papunta dyan. Yun sa ating... So, ganyan lang yung ginawa ko before. And so far, okay naman. Napigilan naman sila. And may isa naman, puntahan natin. Ito din, lagyan natin. Ayan. Kuha tayo dyan. So, punuin natin itong ating ayan, tiyara. So, punuin natin yung ating kutsara. Bud-bud-bud-bud lang natin yung dyan. Ayan dyan. Tapos puntahan pa natin yung ating mga bigornya naman. Ito rin bigornya natin. Lalagyan natin. Ayan, ayan. So, ito. Ayan, lalagyan natin. Yung bigornya natin, lalagyan din natin.
Iskalat lang natin siya. Ganun din dito sa isang bigornya. Ayan, ito rin yung isang bigornya. Hindi ko pa nga ito nariripat. Inunahan pa ako. So, ayan. Pero iriripat ko na rin yan. Mga ilang linggo lang. So, ayan. Sayang naman to. Ayan, may kagat na ito. Pero ayoko tanggalin yung mga dahon niya. Pero, ayan, no, nagyan na natin. And, so, ngayon naman, matapos natin doon sa soil, pupunta tayo dito sa ating mga dahon. Kasi, posible daw na yung kumakain talaga ng dahon is nandito. At minsan talaga umaatak sila kapag gabi na. So, mahirap maghanap sa gabi eh. Pero, minsan nawawala na kagad sila sa umaga. Pero, ito mga walang sira yung mga dahon naman ito. Kaya, possible na wala dito. So, titingnan natin yung isang albo. Kasi, posibleng caterpillar daw ang gumagawa ng pagkaubos ng dahon. Hanapin natin yung isang allocation natin na meron ding mga sira-sirang dahon. Dahil baka nandoon nagtatago yung hinahanap natin. Ito yung isang ating allocation na barricaded. Kita nyo. Minsan kasi talagang marupya pag naaarawan at nauulanan yung mga albo na ganyan. Pero ang nakakapagtaka yung mga green naman na kinakain din. Ngayon dito natin hanapin. Ayan. Kinat na natin yung isa na yan may sira. And ngayon maghahanap tayo dito. Baka nandito yung salarin. So ayan, tingnan natin. And dito. Mahirap daw talagang hanapin yung mga caterpillar talaga na kumakain. Dahil ang bilis-bilis nilang mawala. Tapos minsan sa gabi na raw yan umaatake eh. Oo. Ayan dito. So, oh my God. Meron akong nakikita. Ito kaya siya? Parang maliit na caterpillar. So, ayun. So, tingnan natin mabuti. Ayan. Parang maliit na gumagapang na caterpillar. So, hindi natin alam ha kung ito ba ang talagang salarin, pero yan lang ang nakita natin dyan. So ayun na naman tayo. Pero alam nyo ba na pwede na nating iwasan yan sa pamamagitan ng pag-spray ng pesticide. Pwedeng pesticide. Pero kung wala kayong pesticide, marami kasi tayong video ng remedies sa ating mga halaman, yung panang spray nating homemade na pesticide. Makikita nyo dyan sa playlist ng aking mga video. Kasi meron tayong mga tutorial yan, iba't ibang klase yung remedy na pangtanggal ng mga peste. So kung wala kayong mga pambili ng mga nabibiling pesticide, pwedeng ang gamitin nyo yung mga tutorial natin dyan sa ating video. So ngayon, meron ako ditong ayan, inihanda. Ito, ayan. Ito ay ang timpla nito is 1 liter na tubig tapos isang kutsarang vinegar ang hinalo natin dito. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Pero pwede kayong gumamit ng iba't iba pang remedy, ha? Hanapin nyo lang dyan sa YouTube channel ko, makikita nyo. Ayan, so sprayan natin siya. Yung mga dahon. So ito rin, lahat na, isprayan na natin para lahat sila maiwasan na yung mga pesting yan. So possible na iyan yung kumakain, pero hindi natin alam kung meron pang ibang salarin. Pero isprayan na natin sila ng ginawa nating solution. Minsan, naiisip natin na huwag patayin yung mga caterpillar kasi nagiging paru-paro sila at contributor to ng pollinations, di ba? So, pero kung halimbawa talagang nakakasama na, di ba? Mahirap din naman napigilin yung sarili natin dun sa mga bagay na talagang makakapagligtas dun sa mga halaman natin. Kaya naman, mas maganda na kontrolin na sila habang maaga pa lang. So,
kung mayroon ditong namumuong mga itlog, kapag inisprayan nyo ng mga pesticides o ng kahit na anong mga remedy natin sa mga peste, eh may iwasan natin siya at hindi na siya gagawak pa. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na kung paano natin na sinolusyunan yung ating problema. And I hope may natutunan kayo dun sa ating video. Yan, shout out po sa lahat ng mga nanonood. Siguro next time na tayo mag-shout out ha, pag medyo nakaluwag-luwag tayo sa ating oras. Kaya pasensya muna po kayo mga ka-MVP. Gusto ko may balita sa inyo na naka first 1 million views na tayo dito sa ating YouTube channel. Kaya naman sobrang salamat po sa inyong lahat na tumatangkilik at lagi nagko-comment, laging nag-share, laging nagla-like sa ating mga videos. And sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo. Don't forget to hit the notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre sa ating Facebook page, i-like and follow na yan, Mini Dino Park and Echo Garden. Syempre yung ating Instagram at TikTok din ha, i-search nyo lang po Hermie Sunaho o Mini Dino Park and Echo Garden, eh makikita nyo na po yan. Salamat po ng marami. Again, this is Hermie Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!